Ayan guys, ngayon magluluto naman tayo ng sweet potato rolls. Ayan, bumili ako kanina ng kamuting baging. Binalatan ko na siya bago ko ilaga kasi pwede naman siyang ilaga na may balat. Pero mamaya, after niya malaga na may balat, babalatan ko lang din naman. Kaya binalatan ko na siya para mamaya kapag naluto na siya, yung magmash na lang ang gagawin ko, diba? Ayan, ilagay natin siya. Dito. At ilaga natin. Hindi ko to lahat lulutuin na sweet potato rolls. Yung iba lang. Yung iba, syempre, kakainin. Merienda. Mabigat kaya din yan sa chan. At least pakuluan natin siya ng at least 20 to 25 minutes. Gagawa tayo ng sarili nating breadcrumbs, guys. Pero pwede na rin yung yung mga nabibili sa tindahan. Ayan, ginunting-gunting ko siya sa maliliit na piraso para madali siyang hindi siyang ma-slice-slice ng pino. Lagay natin dito yung tamang amount lang muna para mabilis siya. Ganito lang kasimple guys, gumawa ng ng breadcrumbs. Ayan. Lagay ko na lang siya lahat. Mas healthy to guys na gawin nyo. Kung may machine kayo, gawa na lang po kayo ng homemade. Yan, heto na siya. O, diba? Saan ka pa? Mas maganda pa to. Mas healthy. Kamote guys. Tanggalin na natin yung i-drain na natin yung tubig. Ayan. Palamigin muna natin siya bago natin siya i-mash. Or pwede rin i-mash na natin habang mainit pa. I-mash na natin yung boiled sweet potato. O diba, mas maganda guys kapag binalatan nyo na muna siya bago nyo ilaga. Para kapag maluto na, yung mag-mash na lang. Hindi na rin yung babalatan ang all-purpose flour. Guys, halain natin sama-samahin na yun natin ang ating mga ingredients. Ito yung asin. Half teaspoon lang po siya ng asin. Tapos, ang ating melted butter. Asukal. Half cup sana ito guys, kaso hindi ako masyado sa matamis. Kaya, tinansya ko na lang yung nilagay kong brown sugar. Brown sugar or white sugar, any kind of sugar pwede pong ilagay. Depende po sa inyo yan. Ako gamit ko brown sugar. Low brown sugar. Tapos halo-haloin lang natin. Haloin natin. Tapos after natin mahalo mabuti ito, ilagay na lang po natin yung ilagay na po natin yung mash na kamote. Paghaloin ng mash sweet potato at saka yung ating dry ingredients.
Ito yung may cheese. Yung may cheese. Ito yung plain. Gumawa lang ako ng dalawang may cheese. Tsaka apat na plain. Tikman natin siya kung masarap. Wow. Wow, parang ano siya? Alam niyo, naging parang malagkit siya yung kamote na may all-purpose flour. Tapos yung coating niya na homemade breadcrumbs na may ito. Pag kinagat mo siya, yung tumutulong niya. Tapos ito yung my cheese.